Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ang iba namang ahensya, sa halip na alisin sa kamay ng mapang-abusong amo ang kanilang worker, ay nagagawa pa nilang takutin na huwag magsusumbong sa media, gaya ng ginawa ng Hopewell Overseas Manpower Network kay Mary Jane Kasubay. Tulungan niyo po kong umuwi. Tapos na po ang kontrata. Gusto po nila sa October ako umuwi. Gusto po makita ang tatay ko bago po lang po siya buhay na hindi na po siya okay. Sana mga makakawa po ko sa inyo. Pakinli ko po kayanin pa. Sa pangalan na lang kaagad mo, may hopeless. Ay, Hopewell pala. Hopewell Overseas Manpower Network. Ang masaklapan ng malaman daw ng kanyang employer na nagsumbong siya sa hopeless este Hopewell, pinag-initan na raw siya ng kanyang amo at inipit na ang kanyang sweldo. Ilang buwan din po nila na binibigyan sa output, tulungan niyo po ako. Para tuloy na mabigyan ng pag-asa si Mary Jane, hindi nagpatumpik-tumpik pa ang kilos pronto. Agad na kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Josephine Tobia ng OWA. Ma'am, paano ba ito? Tapos na yung kanyang kontrata. Aba, pero ayaw, hinuhold yung sahod niya. Kailangan mag-extend siya hanggang October. Ha? Pati yung agency niya ng OGAG na dapat tulungan siya maibalik. Ayaw, sinasabi na huwag ka bang sumbong sa media. Paano ba ito, Ma'am Josephine? Mabigay nyo yan sa akin yung pangalan kasi hindi ko actually naririnig yung mga sumbong dyan. Yung boses nyo lang naririnig ko, Mr. Tulfo. Kasi we're using a landline. Anyway, papatawag natin yung agency at magpaliwanag siya bakit meron pa siyang mga bantang ganyan instead of helping the worker. Anyway, sige ma'am. Ay, kaagad, agad, ibibigay namin yung numero ng agency. Ayun, na yan. Ha? Pangalanan ng kilos pronto sa mga Philippine Recruitment Agency o PRA, magsilbing aral sana sa inyo ang mga kasong ito. Dahil hanggat may mga pasaway na ahensya at hindi kayang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga worker, hindi magsasawa ang kilos pronto na tugisin at ilantad sa publiko ang inyong mga kalokohan.